Jacob, buntis ako. Ito ang naging bungad ni Rita pagpasok niya sa opisina ni Jacob. Nabitawan ni Jacob ang hawak niyang folder. Buminis ang paghinga niya at sunod-sunod siyang napalunok. Ano? Alam mo hindi pwede yan. Magagalit sa kasi daddy. Iling ni Jacob. Eh, anong gusto mong gawin ko? Magagalit din sa akin ang parents ko, Jacob. Humihikbing sinabi ni Rita. Naglakad si Jacob papalapit kay Rita. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Ako nga hawak sa kumpanya sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako pwedeng magkaroon ng pamilya. Babawiin ni daddy ang lahat ng meron ako. Yun ang napag-usapan namin kaya hindi ka pwedeng mabuntis ngayon. Problemado ang sinabi ni Jacob. So paano to? Ipapalaglag natin ang bata? I can't do that and I won't do that. Never! Mariing sinabi ni Rita. Siyempre hindi natin ipapalaglag ang bata. Malaking kasalanan yun sa Panginoon. Pero hindi ito pwedeng malaman ni Daddy. Ano ba naman yan, Jacob? Hanggang ngayon ay takot ka pa rin sa Daddy mo. Inilihim na nga natin ang relasyon natin sa kanya at pati ba naman itong pagbubuntis ko? Rita, hindi pa ako handang maging ama. At wala sa plano natin ang mabuntis ka. Saad ni Jacob. So kasalanan ko pa. Pareho tayong lasing nun, Jacob. Hindi tayo gumamit ng protection kaya malamang mabubuntis talaga ako. Inis na sabi ni Rita. Bigyan mo muna ako ng oras para mapag-isipan to. Hindi naman umimik si Rita at galit na umalis sa opisina ni Jacob. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jacob. Muling bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok naman si Roman, ang CEO ng kumpanya at ang daddy ni Jacob. Sino yung babae kanina? Hindi siya pamilyar sa akin. Usisa ni Roman. Kliyente lang, dad. Pagsisinungaling ni Jacob at namumutlang na patingin sa daddy niya. Dumagundong ang kaba sa dibdib niya. Natapos mo ba yung report na pinagagawa ko? Tanong ni Roman. Kaagad namang tumango si Jacob at iniabot sa daddy niya ang iilang documents. May meeting kami ni Mr. Reyes mamaya. Kaso hindi ako makakapunta. Kaya ikaw na lang muna ang sumipot doon. Ayusin mo, Jacob. You are the future of this company kaya dapat mapa-impress mo si Mr. Reyes. At patunayan mo sa akin na karapat dapat ka sa posisyon bilang CEO. Tumango si Jacob. Pinipigilan niyang masabi sa daddy niya na buntis o nabuntis niya ang kanyang girlfriend sa takot na masapak siya nito. Napagpasyahan ni Jacob na magpakalayo-layo muna at pag-isipan ang mga bagay-bagay. Nakasakay siya sa ikanyang kotse at dire-diretso lang ang kanyang pagpapatakbo. Wala siyang eksaktong lugar na pupuntahan, basta kung saan lang siya mauubusan ng gasolina ay doon na muna siya mananatili. Alas 5 na ng hapon at madilim na rin ang langit dahil sa nagbabadyang pag-ulan. Panay rin ang pagkidlat na sinasabayan pa ng napakalakas na kulog. Kailangan kong panagutan si Rita. Kailangan ko siyang panindigan. Ako ang ama na dinadala niya kaya dapat lang na panagutan ko siya. Sabi ni Jacob sa kaniyang sarili. Naisipan niyang bumalik na lang at puntahan si Rita para sabihin handa na siyang panagutan ang magiging anak nila ngunit mas lalong lumakas ang ulan at madulas na rin ang kalsada. Sa bilis ng pagpapatakbo ni Jacob ay nawala na siya ng kontrol sa manibela. Nawala ng preno ang kotse niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumilapon sa bangin ang kaniyang kotse. Nagising si Jacob sa lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nasa isang kwarto siya at bukod sa kama at kabinet lang ay nakikita niya gamit sa paligid. Gawa rin sa kahoy ang kwarto. Akmang tatayo na sana si Jacob, ngunit mabilis siyang nilapitan ni Colleen. Si Colleen ay isang simpleng mamamayan ng isla at siyang nakakita kay Jacob sa bangin. Siya rin ang tumulong dito at isinama niya si Jacob pa uwi sa bahay niya. Huwag ka na munang kumilos, hindi pa mabuti ang pakiramdam mo. Nagtatakang napatingin si Jacob sa kanya. Sino ka? Nasaan ako? Nandito kasi dating kwarto ng tatay ko. Patay na siya kaya dito na kita pinagpahinga. Paliwanag ni Colleen at inilapag sa paanan ni Jacob ang isang maliit na blanggana na may maligamgam na tubig. May hawak rin siyang bimpo. Balak niya kasing punasan si Jacob. Paano ako napunta dito? Tanong ni Jacob at napahawak sa sintido niya. Kumunot ang noo ni Colleen. Hindi mo ba naalala ang mga nangyari? Hindi ko alam kung paano ka napunta sa bangin basta doon kita nakita. Wala kang malay at may mga sugat ka sa katawan. Napagpasyahan kong isama ka pa uwi. Balak sana kitang dalhin sa ospital kaso masyadong malayo yun kaya at saka wala rin pala akong pera. Buti na lang talaga buhay ka pa.
Kasi mas mapapagastos ako kapag ibuburol kita. Kwento ni Colleen. Sino ako? Tanong ni Jacob. Ha? Sarili mong pangalan hindi mo alam? Natatawang tanong ni Colleen. Buong akala niya ay nagbibiro lang si Jacob. Sino ba ako? Saan lugar to? Naguguluhang sinabi ni Jacob. Nasa Isla Baghari ka. Ako nga pala si Colleen. Tugon ni Colleen. Bakit wala akong naalala ni Isa? Ani Jacob. Paano wala? Nabagok ba ang ulo mo? Huwag mo na lang sagutin. Paano mo nga naman masasagot kung wala ka ngang maalala? Napatampal si Colleen sa noon niya. Bakit wala akong maalala? Asik ni Jacob at bigla na lang itong nagwala. Sinasabunutan ni Jacob ang sarili niya. Napaatras si Colleen sa sobrang takot. Huwag mong saktan ang sarili mo. Kumalma ka muna. Hindi maayos yung problema mo kapag sinasaktan mo ang sarili mo. Sikta ni Colleen at naglakas loob na lapitan si Jacob. Biglang niyakap ni Colleen si Jacob. Natigilan naman si Jacob at napamaang. Effective naman ang ginawa ni Colleen dahil napakalma si Jacob sa pamamagitan ng yakap niya. Maaring tumama ang ulo mo sa matigas na bagay kaya siguro naapektuhan ang utak mo. Nawalan ka ng alaala. Di ba may tawag doon? Ano nga ulit ang tawag doon? Oh, wag mo na lang palang sagutin. Wala ka nga palang maalala. Ani Colleen at malalim na napaisip. Gano'ng katagal na ako nandito? Usisa ni Jacob. Mag-aapat na araw na. Napatignan na rin kita sa albularyo at yung mga dahon na nakasuot sa ulo mo ay ibigay ng albularyo. Makakatulong daw yan para mas mabilis kang gumaling. Napatitig lang si Jacob sa kanya. Bakit mo ako tinulungan? Biglang tanong ni Jacob. Napangiti naman ang malaki si Colleen. Kasi nangangailangan ka ng tulong. Yun kasi ang turo sa amin ng nanay at tatay ko na tumulong kami sa abot ng aming makakaya. Proud na sinabi ni Colleen. Kumunot ang noon ni Jacob. Kami? May iba ka pang kasama dito? Tumango si Colleen at lumabas aglit ng kwarto para tawagin ang kapatid niya. May dalawang nakababatang kapatid si Colleen at puro babae ang mga ito. Ang isa ay 15 anyos habang 10 taong gulang naman ang bunso nila. Ito si Cora at Cassie. Sila ang mga kapatid ko. Wala na kami mga magulang kaya ako na ang tumayong nanay at tatay nila. Sambit ni Colleen. Hello po. Magandang araw. Bati ni Cora. Ano po ang pangalan mo? Kuryosong tanong naman ni Cassie. Nagkatinginan si Jacob at Colleen. Wala siyang natatandaan. Ani Colleen. Bakit po ate? Para siyang si Aling Susan. Ulyani na. Pero hindi pa naman po mukha matanda si kuya kaya bakit wala siyang natatandaan? Inosenteng tanong ng bunsong kapatid ni Colleen na si Cassie. May anesthesia siya. Paliwanag ni Colleen. Bahagyang natawa si Cora. Ate, amnesia yun. Pagtatama ni Cora kay Colleen. Amnesia ba yun? Kamot ulong tanong ni Colleen. Ano po yung amnesia? Sabat ni Cassie. May mga bagay siyang hindi naaalala. Nabasa ko po yun sa internet eh. May posibilidad na bumalik sa paang memories ni kuya kaso pwede ring hindi na. Maayos na paliwanag ni Cora. Ha? Huh? Hindi pwedeng hindi bumalik ang alaala niya. Baka hinahanap na siya ng pamilya niya. Ani Colleen. Ewan ko ate. Hindi naman natin hawak ang kapalaran niya pero manalig na lang tayo na babalik pa rin ang alaala niya. Saad ni Cora at nakangiting bumaling kay Jacob. Hindi mo natatandaan ang pangalan mo. Anong gusto mong itawag namin sa'yo? Sabi ni Colleen. Pwede brownie ate? Suwestiyon ni Cassie. Ginawa mo naman siyang aso. Blackie na lang. Natatawang sinabi ni Colleen. Pogi na lang kaya ate. Total pogi naman siya. Mula ngayon ay kuya pogi na itatawag namin ni Cassie sa kanya. Suwestiyon naman ni Cora. Oo nga no. Pagsang-ayon ni Colleen at nakipag-apir pa kay Cora. Ate, maglalaro lang kami sa labas ha. Paalam ni Cassie at hinila na si Cora palabas ng kwarto. Ayos lang ba kung pogi ang itatawag namin sa'yo? Pogi ka kasi eh. Ani Colleen. Nagkibit balikat lang si Jacob. Kailangan ko matandaan kung saan ako nanggaling at kung sino ba talaga ako. Ani Jacob, napanguso si Colleen. Pero paano? Wala ba akong mga gamit? Baka may impormasyon tayo makuha ron. Hindi ko alam. Pero kung gusto mo ay pwede nating puntahan mamaya yung kotse mo na nasa bangin. Baka may mga gamit ka doon. Mga ID na makakapagturo kung sino at tagasan ka. Saan ni Colleen? Tumango si Jacob. Nagugutom nga pala ako. May makakain ba dyan? Nahihiyang tanong ni Jacob.
Wala, charot. Oo, meron naman. Ikukuha kita. Tugon ni Colleen. Tutulungan na kita. Pagpipresenta ni Jacob. Ha? Eh mukhang hindi mo pa kayang kumilos-kilos. Baka mabinat ka at lalong manghina. Kagigising mo palang mula sa 4 na araw na pagkakaidlip. Nag-aalala lang sinabi ni Colleen ngunit hindi siya pinakinggan ni Jacob. Tumayo pa rin si Jacob at naglakad palabas ng kwarto. Napasunod ng tingin si Colleen sa kanya. Ang tigas ng ulo mo, Pogi! Simangot ni Colleen at sinundan si Jacob. Sumilip muna si Jacob sa labas ng bahay habang ipinaghahanda siya ng pagkain ni Colleen. Daming bata sa labas. Nakangiting komento ni Jacob. Oo, marami talaga. Lalo na tuwing hapon, naglalaro sila dyan ng habul-habulan na tagutaguan. Pagkikwento ni Colleen at inilapag na sa mesa ang plato na puno ng pagkain. Gaano katagal na kayo nakatira dito? Tanong ni Jacob at nagsimula ng kumain. More than 20 years na. Ito na lang yung naging o tanging naiwan sa amin ng mga magulang ko. Kailan sila namatay at tsaka paano? Usisa ni Jacob. 2019 pa namatay si tatay. Inabutan siya ng bagyo habang nangingisda siya. Malakas ang alon at inanod ang bangka niya at pati na rin siya. Si nanay naman last year lang namatay. Inatake siya sa puso. Pagkikwento ni Colleen sa masalimuot niyang buhay. Sorry, nagtanong pa ako. Napayoko si Jacob. Ayos lang, kumain ka ng marami para lumakas ka na. Ani, Colleen. Gabi na. Brown out kaya tanging ilaw mula sa gasera at kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag sa halos lahat ng kabahayan sa isla. Malamo kaya nagsindi ng katol si Colleen at pinapaypayan ang mga kapatid niyang mahimbing na natutulog. Napangiti si Colleen noong narinig niya ang mumunting hilik ng mga kapatid niya. Napagod sa kalalaro ng mga ito. May kumatok sa pinto ng kwarto niya. Tumayo si Colleen at pinagbuksan si Jacob. Bakit, Pogi, may kailangan ka ba? Tanong ni Colleen. I can't sleep. Saan ni Jacob? Bakit sumasakit ba ang ulo mo? Nag-aalala lang tanong ni Colleen. Umiling si Jacob. Bumalik na ang kuryente at nagkailaw na ulit sa bahay nila. Pinaandar ni Colleen ang electric fan at hinila si Jacob sa labas ng bahay. May maliit na upuan sa labas at nagsiksikan silang dalawa doon. Curious ako kung ano yung pangalan mo. Although, bagay naman sa iyong pangalang Pogi. Hagik-gik ni Colleen. Napangiti si Jacob. Narinig kitang nagsalita ng English kanina. Maganda rin ang accent kaya feeling ko nagmula ka sa mayamang pamilya. Sa bagay, obvious din naman sa kutis mong walang kapors-pors eh. Puna ni Colleen. Hinanap kaya ako ng pamilya ko? Wala sa sariling tanong ni Jacob. Malamang, siguro. Kahit ako, kung kapamilya kita ay gagawin ko lahat para hanapin ka. Ganun naman ang isang pamilya eh. Gagawa ng paraan para maging buo ulit. Baka nga nag-aalala na sa iyo mga magulang mo. Paano ako makakabalik sa kanila? Ngayon hindi ko na alam kung sino ba talaga ako. Problemado ang sinabi ni Jacob at malalim na napabuntong hininga. Kinabukasan pagkatapos maihatid ni Colleen sa eskwelahan ng mga kapatid niya ay pinuntahan nilang dalawa ni Jacob ang kotse nito na nalaglag sa bangin. Matapang silang bumaba sa bangin at natagpuan nila ang isang sasakyan. Okay yan? Manghang tanong ni Jacob. Medyo wasak at marami ng gasgas ang kotse ngunit kahit ganon ay alam na agad ni Jacob na mamahalin ito. Kakaiba kasi ang disenyo. Diyan kita nakita. Nahirapan pa nga akong mailabas ka eh. Sabi ni Colleen. Paano mo nga pala ako nahanap dito? Usisa ni Jacob. Maulan nun at galing ako sa bahay ng isa kong kaibigan. Sobrang lakas ng ulan nun at habang naglalakad ako sa kalsada ay nakita kong pag-ewang-gewang ang kotse mo. At nasaksihan ko rin kung paano ito tumilapon sa bangin. Pagkikwento ni Colleen. Hinalughog nila ang loob ng kotse ngunit walang isang nahanap na maaaring makatulong sa kanila. May lalaki oh. Turo ni Colleen sa lalaking tumatakbo papalayo. May daladala itong bag. Nasa loob ng bag na iyon ang mga gamit ni Jacob, pati na ang cellphone at ID niya. Mga pera rin at mga mamahaling gamit. May dala siyang bag. Ani Jacob. Baka sa'yo yun. Hoy! Pumalik ka dito! Sigaw ni Colleen. Saglit na napalingon sa kaniyang lalaki ngunit hindi niya makilala ang mukha nito kasi may nakatakip na panyo. Kinawayan lang sila ng lalaki. Hoy, magnanakaw! Ibalik mo yan sa amin! Sigaw ni Colleen at kumaripas ng takbo para habulin ng lalaki. Mabilis namang nakatakas ang lalaki. Hingal na hingal sina Colleen at Jacob pagkatapos tumakbo ng pagkahaba-haba ngunit wala man lang silang napala. Nawala sa paningin nila ang magnanakaw.
Kinuha niya ang mga gamit mo, ani ko Lynn. Hindi naman tayo sigurado kung sa akin ba talaga yun. Saan ni Jacob? Pero tumakbo kasi siya. Bakit naman siya tatakbo, di ba? Giit ni Colleen at napaupo na lang sa malaking bato para makapagpahinga. Napatitig si Jacob sa kanya. Paano na yan? Mas lalo tayong mahihirapan na malaman ang totoong katauhan mo, Pugi. Napatampal si Colleen sa noon niya. Wala tayong choice. Hintay na lang natin na mahanap ako ng pamilya ko. O hanggang sa bumalik na ang alaala ko. E paano kung hindi na bumalik? Sabi ni Cora na may posibilidad rin na hindi na bumalik yung alaala mo, Pogi. Sabi ni Colleen. Tanggap naman ako dito sa isla niyo, di ba? Siguro, susubukan ko na lang tanggapin na ito na ang buhay ko ngayon. Sagot ni Jacob. Habang hindi pa bumabalik ang memories mo ay welcome ka sa bahay namin. Mukha ka namang mabuting tao eh tsaka tutulungan rin kitang maghanap ng trabaho para naman may magawa ka habang nandito ka pa sa isla. Sabi ni Colleen. Tumango si Jacob at mahinang tinapik ang balikat ni Colleen. Salamat, Colleen. Ani Jacob. Pinamulahan naman ang pisngi si Colleen. Umuwi naman na tayo. Sabi ni Colleen at napaiwas ng tingin. Tinalikuran niya na rin si Jacob. Nakakulot ang noo na sumunod si Jacob sa kanya. Habang naglalakad sila pa uwi ay maraming napapalingon kay Jacob. May iba pang tumitili at halos mangisay na sa sobrang kilig na para bang isang artista ang nakita nila. Hala, ang gwapo naman ang kasama mo. Boyfriend mo ba siya, Colleen? Tanong ni Mara, kababata ni Colleen. Hindi, iling ni Colleen. Single ka ba? Tanong ulit ni Mara at sinubukang hawakan ang braso ni Jacob ngunit hinawi ni Colleen ang kamay niya. Boyfriend ko pala siya. Ani Colleen at iniangkla ang braso niya sa braso ni Jacob. Kumunot ang noo ni Jacob ngunit wala naman itong naging komento. Boyfriend? Akala ko ba hindi? Bahagyang nainis si Mara. Basta, boyfriend ko siya. O siya, mauna na kami ng boyfriend ko. Ngisi ni Colleen at hinila na si Jacob paalis. Nang makarating sa bahay ay tawang-tawa si Colleen. Bakit mo sinabi sa kanya na boyfriend mo ko? Tanong ni Jacob. Natigilan sa pagtawa si Colleen at napangiwi. Sorry, gusto ko lang kasing inisin si Mara. Mula nung mga bata pa kami ay palagi na niya akong inaasar. At saka, ang sabi pa niya, pangit raw ako kaya wala akong nagiging boyfriend. Gusto ko lang siyang asarin. Sorry, nadamay ka pa. Paliwanag ni Colleen. It's fine. Nakangiting sagot ni Jacob. Feeling ko may girlfriend ka na sa kung saan kinagaling. Sa gwapo mo kasing yan ay imposibleng wala, di ba? Ani Colleen. Malalim na napaisip si Jacob at pilit na inaalala ang nakaraan niya ngunit sumasakit ang ulo niya. Di ba? Sinabi ko na tutulungan kitang maghanap ng trabaho. May mga alam ako na trabaho. Pwede kang mangisda. Pwede kang magtrabaho sa palengke bilang tindero o kargador. Bukod doon ay wala na akong ibang alam na pwede mong gawin. Wala kasi masyadong trabaho dito sa isla. Napakamot si Colleen sa ulo niya. Tindero sa palengke? Interesado ang sinabi ni Jacob. Oo, gusto mo ba? May maliit na pwesto kasi ako sa palengke. Mga isda at gulay ang binibenta ko at ang... Kung gusto mo, ay pwede kang magtrabaho sa akin. Sige, pwede naman. Pagsang-ayon ni Jacob. Sure ako napagod ka sa nilakad natin kanina. Kaya magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Matulog ka na. Concerned na sambit ni Colleen. Gusto kitang tulungan sa mga gawaing bahay. Pagpipresenta ni Jacob. Wag na pogi. Bukod sa paglalaba ay wala na rin naman akong ibang gagawin ngayon. Ani Colleen. Eh di tutulungan kita sa paglalaba mo. Giit ni Jacob. Napatingin si Colleen sa mga kamay ni Jacob. Hinawakan niya ang kamay ni Jacob at napailing-iling siya. Masyadong malambot ang mga kamay mo. Halatang hindi sanay sa paglalaba. Natatawang sinabi ni Colleen. Nakalimutan ko na kung... But you can teach me, right? Ngisi ni Jacob. Sige na nga. Halika, sumama ka na sa akin sa ilog. Doon tayo maglalaba. Ayaw ni Colleen at kinuha na ang basket na puno ng mga labahin. Ngunit inagaw iyon ni Jacob mula sa kanya kaya ang mga planggana at sabon na lang ang dinala ni Colleen. Naglakad na sila papunta sa ilog. Malayo pa lang ay narinig na nila ang rumaragasang ilog. Napakasarap nitong pakinggan. Narinig din nila ang mga huni ng ibon sa kagubatan. Namangha si Jacob nung nakita niya ang ilog. Sobrang linaw kasi ng tubig nito. Inilapag nila sa lupa ang mga dala nila. Pwede bang maligo dyan? Tanong ni Jacob. Bawal eh. Magagalit ang mga sirena at syokoy. Pagbibiro ni Colleen. Ha? Huh? Nagtatakang tanong ni Jacob. Joke lang. Pwede ka maligo kung gusto mo.
tawa ni Colleen at nagsimula na nga ang kanilang paglalaba. Nagalok ng tulong si Jacob ngunit tinanggihan niya ito. Napalunok si Colleen nang biglang nagubad ng damit si Jacob. Kitang-kita tuloy ni Colleen ang abs nito. Sumuliyap si Jacob kay Colleen. Kabado namang napaiwas ng tingin si Colleen. Para siyang isang kriminal na muntik nang mahuli sa kriming ginawa niya. Maniligo na ako ah. Paalam ni Jacob at lumusog na sa tubig. Pinanood naman siya ni Colleen. Napangiti si Colleen nang makitang nag-e-enjoy si Jacob sa tubig. Enjoy na enjoy ka sa tubig ah. Dati ka siguro syokoy. Guwapong syokoy. Pangaasar ni Colleen. Lamig ng tubig. Sabi ni Jacob. Malamig talaga yan. Nilagyan kayo ng yelo kanina eh. Charot. Hirit ni Colleen at siya lang rin ang natawa sa sarili ng joke. Kasi hindi naman yun narinig ni Jacob. Napatili si Colleen nang bigla siyang winisikan ng tubig ni Jacob. Anong ginagawa mo? Hagik-gik ni Colleen. Tapos ka na maglaba kaya pwede ka na rin maligo. Halika na. Pag-aaya ni Jacob. Gusto mo pala ng ganyan ha? Ngisi ni Colleen at lumusong sa ilog sa kawinisika ng tubig si Jacob pabalik. Sa kalagitnaan ng paglalaro nila sa ilog ay biglang nawala sa paningin ni Colleen si Jacob. Malingali nga siya sa paligid ngunit hindi niya ito makita. Namutla siya sa sobrang kaba. Pogi? Pogi! Nasaan ka? Kabadong sigaw ni Colleen. Calm down. I'm here. Ani Jacob at bigla na lang sumulpot sa harapan ni Colleen. Nanggaling siya sa ilalim ng tubig. Kaagad naman siyang binatukan ni Colleen. Loko ka, Pogi? Akala ko kailangan ka na ng shark o ng mga syokoy. Huwag mo na nga akong tinatakot. Asik ni Colleen at banas na sa ginawa ni Jacob. I'm sorry. Gusto ko lang naman sanang gulatin ka. Depensa ni Jacob. Hindi mo ako nagulat. Tinakot mo ako. Ahala ko inanod ka na sa kabilang dako ng mundo. Sermon ni Colleen. May sasabihin pa sana si Colleen kaso bigla siyang niyakap ni Jacob. Sumubsob siya sa matipunong dibdib ni Jacob. I'm sorry Colleen. Hindi na mauulit. Sinserong sambit ni Jacob. Pinamulahan ang pisngi si Colleen. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa lagay niyang iyan? Niyakap lang naman siya ng isang nakahubad na lalaki at sumubsob pa sa dibdib nito. Buti na tayo, okay? Paglalambing ni Jacob sa kanya. Wala sa sariling tumango si Colleen. Masyado nang nag-e-enjoy sa pagkakayakap si Jacob sa kanya. Hoy! Ay! Bakit siya kayo gumagawa ng milagro? Sigaw ng isang ginang at nabitawan pa ang dala niyang batsa nang madatnan sina Colleen at Jacob na magkayakap. Mabilis na lumayo sina Colleen at Jacob sa isa't isa at gulat na napaningon sa ginang. Relax, Aling Susan. Wala po kaming ginagawang masama. Niyayakap lang ako. Depensa ni Colleen. Nako, Colleen. Ikaw pala yan. Sino naman tong lalaking kasama mo, Ber? O sisa ni Aling Susan. Si Pogi po. Tugon ni Colleen. Pogi? Pogi ang pangalan niya? Oh, in fairness, bagay sa kanya. Pogi nga naman siya. Kinikilig na sinabi ni Aling Susan. Nagkatinginan sina Colleen at Jacob at bahagyang natawa sa reaksyon ni Aling Susan. Pero sino ba siya? At bakit ba niya o bakit ka ba niya niyayakap? Naguguluhang tanong ni Aling Susan. Bumilis ang tibok ng puso ni Colleen nang bigla siyang akbayan ni Jacob. I'm her boyfriend. Ani Jacob at kinindatan pa si Aling Susan. Boyfriend? May boyfriend ka na pala, Colleen? Saan mo naman napulot yan? Abang swerte mo naman. Ang gwapo ng nasungkit mo. Ano gayumang ginamit mo dyan para makabili rin ako? Sabi ni Aling Susan at napaismid. Napangiwi si Colleen. Hindi niya ako ginayuma. I just love her. Baka nga ako ang gumayuma dito kay Colleen. Pagtatanggol ni Jacob kay Colleen. Umasim ang pagmumukha ng ginang. Kinilig naman si Colleen sa sinabi ni Jacob kahit na alam ni Colleen na wala namang katotohanan ang sinabi ni Jacob sa kanya. Pasimpleng napairap si Aling Susan. May anak ako Pogi, mas maganda dyan kay Colleen. Pag-aalok ni Aling Susan. Si Mara ang tinutukoy niya. Anak niya kasi yun. Bulong ni Colleen kay Jacob. Magandang anak ko. Madalas nananalo yun sa beauty contest na sinasalihan niya. Pang-eegan niyo, pananginang. Panong hindi mananalo ay panaypakit siya sa mga judge? Ismid ni Colleen. I'm sorry ma'am pero loyal po ako sa girlfriend ko. Mahal na mahal ko siya at hindi ko siya kayang ipagpalit dyan sa anak mo. Formal, nasagot ni Jacob. Ang choosy mo naman? Makalis na nga dito. Singhal ni Aling Susan at naglakad na paalis ng ilog.
Malakas namang natawa si Colleen. Tuwang-tuwa sa ginawa ni Jacob. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, ha. Pangit na pangit kasi talaga sa akin si Mara at ang nanay niyang si Aling Susan. Kaya hindi sila makapaniwala na may boyfriend na ako. Kunwaring boyfriend lang. Nakangiting sinabi ni Colleen. Hindi ko naman pangit, ha. You're actually pretty. Komento ni Jacob. Napairap si Colleen. Bolero. Kapag sinabi ko maganda ka talaga. Ani Jacob at diretsyong nakatingin sa mga mata ni Colleen. Napanguso naman si Colleen at nagpipigil ng kilig. Ewan ko sa'yo, Pogi. Halika na nga, umuwi na tayo. Nilalamig na ako eh. Ani Colleen na tinalikuran na si Jacob. Nagbablush ka? Puna ni Jacob. Hindi no. Tumama lang sa batong pisngi ko kanina kaya namumula. Depensa ni Colleen at mabilis na naglakad. Umuwi na si Nakora at Cassie galing sa school. Ate, may assignment kami sa math. Mahirap kaya hindi ko alam kung paano sasagutin. Sabi ni Cora at inilahad ang notebook niya kay Colleen. Naku, ikaw nga naman talino ay nahihirapan, paano pa kaya ako? Problemadong sinabi ni Colleen at binuklat ang notebook ni Cora. Napamaang siya nang makita ang napakaraming math questions. Wala siyang naiintindihan kahit isa. Anong problema? Tanong ni Jacob at nilapitan ang magkapatid. May assignment kasi si Cora. Math kaya hindi ko alam kung paano sasagutan. Tugon ni Colleen at iniabot kay Jacob ang notebook ni Cora. Napangiti si Jacob nang makita ang assignment ni Cora. Madali lang naman to. Komento ni Jacob. Talaga kuya? Kaya mo bang sagutan yan? Masaya ang tanong ni Cora. Madali lang? Kaya mo ba yan? Eh wala kang naalala. Kunot noong sinabi ni Colleen. I don't know. Baka likas ako matalino sa mat. Basta mukha siyang madali para sa akin. Pagkibit balikat ni Jacob at walang kahirap-hirap na sinagutan ng assignment ni Cora. Hala! Ganyan nga yung ginawa ng teacher namin. Ang galing mo kuya Pogi! Puri ni Cora habang tinuturuan siya ni Jacob kung paano sagutan ng assignment niya. Ang galing mo Pogi, baka math genius ka. Ani Colleen. May assignment din ako sa English kuya Pogi. Putulong din po. Sabat ni Cassie at ibinigay kay Jacob ang notebook niya. Buti na lang nandito ka Pogi. Kundi magkakauba na ako sa sobrang stress assignments nila. Nakangiting sambit ni Colleen. Habang tinutulungan ni Jacob ang mga bata ay inabala naman ni Colleen ang sarili niya sa pagluluto ng kanilang hapunan. Ang sarap mo talagang magluto ate Colleen. Puri ni Cora at magandang umaganang kumain. Pwede na ba akong mag-asawa nito? Tawa ni Colleen. Natigilan ang mga kapatid niya. Kahit si Jacob ay natigilan rin sa pagkain at napatingin kay Colleen. Joke kasi yun. Di ba nga ang sabi ng matatanda na kapag magaling magluto ang isang babae, pwede na itong mag-asawa? Paliwanag ni Colleen. Huwag ka muna mag-asawa ate. Nguso ni Cassie. Wala nga akong boyfriend, nasawa pa kaya? Ani Colleen. Pero kung si Kuya Pogi naman ang mapapangasawa mo ay ayos lang po sa amin ni Cassie. Suwestyo ni Cora. Napaubo si Colleen. Naibuga naman ni Jacob ang iniinom niyang tubig. Loko-loko talaga kayo. Naririnig kayo ni Kuya Pogi niyo. Pinandilata ni Colleen ang mga mata ang mga kapatid niya. Ayos lang sa akin. Saan ni Jacob? Ayos lang sa iyo na maging asawa mo si ate Colleen, Kuya Pogi? Tanong ni Cora. Tama na yan Cora. Kumain ka pa. Gutom lang yan. Sita ni Colleen sa kapatid. Napatulog na ni Colleen ang mga kapatid niya kaya lumabas muna siya ng bahay para makapagmuni-muni. Nakita siya ni Jacob kaya sinundan siya nito sa labas. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong ni Jacob at tinabihan si Colleen sa bangko. Marami akong iniisip eh. Nabanggit mo kanina sa hapon na wala ka pang boyfriend. Wala bang naliligaw sa'yo? Usisa ni Jacob. May naligo naman kaso tinatanggihan ko eh. Basta agad kasi wala akong interes sa paghahanap ng makakarelasyon. Kailangan ko unahin ang mga kapatid ko kasi ako na lang ang meron sila. Gusto kong maito ng lahat ng attention ko sa kanila. Sa kanila lang. Nitanya ni Colleen. Believe ako sa'yo Colleen. Kinaya mong palakiin mag-isa ang mga kapatid mo. Tumayo ka bilang ina at ama sa kanila. Inako mo ang napakalaki responsibilidad. Puri ni Jacob. Bukod sa wala akong choice ay nasanay na rin ako at saka gustong gusto kong inaalagaan sila. Mahal na mahal kong mga batang yun eh. At saka naawa kasi ako sa kanila. Konting panahon pa lang nilang nakasawang mga magulang namin ay wala silang masyadong naalala tungkol sa kanila lalo na kay tatay. Sobrang bata pa nila noon.
Nawalan kami ng mga magulang kaya lahat gagawin ko para lang hindi nila maramdaman na may kulang sa kanila. Handa akong gawin ng lahat para sa mga kapatid ko. Madamdaming sinabi ni Colleen. Ako kaya? May mga kapatid rin kaya ako? Buhay pa kaya mga magulang ko? Tanong ni Jacob habang nakatingin sa kabulan. Ang hirap ng sitwasyon mo, Pogi. Wala ka natatandaan tungkol sa pagkatao mo. Hindi mo alam kung saan ka nanggaling at kung sino yung pamilya mo. Hindi mo natatandaan ang mga sad at happy memories mo. Ani Colleen. Mahirap nga pero kinakaya ko naman. Dahil nandiyan ka para tulungan ako. Kayo ng mga kapatid mo. Sagot ni Jacob. Sinimulan na ni Jacob ang magtatrabaho sa tindahan ni Colleen sa palengke. Mapatindera o customer ay napapalingon kay Jacob. Simple lang naman ang damit na suot ni Jacob ngunit ang lakas ng dating nito. Kakaiba talaga kapag gwapo, no? Humahaba ang leg ng mga tao para lang lingunin ka. Ani Colleen. Sinong gwapo? Di naman ako gwapo eh. Pahambol ko po. Natatawang na paismid si Colleen. May iba ako. Ano nga pala ang mga kailangan kong gawin dito? Tanong ni Jacob nang marating nila ang pwesto ni Colleen sa palengke. Nakabukas at nakaayos ng pwesto ni Colleen. Nais-display na rin nila ang mga binibenta niyang isda at gulay. May isa kasi siyang tauhan at iyon ay ang kaibigan niyang si Leia. Nahirapan kasi si Leia maghanap ng trabaho noon kaya naman binigyan siya ng trabaho ni Colleen. Mula pa noon ay likas na kay Colleen ang pagiging matulungin. Nakatatak na iyon sa puso niya dahil iyon ang bili ng kanyang ama sa kanya. Magandang umaga, Colleen! Masiglang bati ni Leia. Oh, magandang umaga rin, Leia. May kasama nga pala ako, mula ngayon ay mag-a-apply na siya bilang tindero dito. Ani Colleen. Parang nagugis puso ang mga mata ni Leia nang mapatingin kay Jacob. Sino naman tong gwapong kasama mo, Colleen? Ay, Pogi. Pagpapakilala ni Jacob sa kaniyang sarili. I'm yours. Ako naman si Leia. Pogi ba talaga ang pangalan mo? In fairness, bagay sa'yo ang pangalan mo. Ani Leia at bigla siyang hinila ni Colleen papalapit sa kanya. Hindi mo naman sinabi sa akin na may kakilala ka palang ganyang kagwapo. Saan ba siya nanggaling? Turista ba yan? Usisa ni Leia. Siya yung lalaki niligtas ko. Naikwento ko na yun siya, di ba? Na may napulot akong lalaki sa may bangin. Sabi ni Colleen. Pasimpleng sinulya pa ni Leia si Jacob. Siya pala yun? Ang swerte mo, Colleen. Sana makapulot rin ako ganyang kagwapo. Hagigit ni Leia habang nagpapakyut. Cute! Kay Jacob. Nilapitan ni Colleen si Jacob. Maaga pa naman kaya wala kang ibang gagawin kundi ang tulungan si Leia sa pag-aakot ng customers. Utos ni Colleen. Nako, madali lang yan kay Pogi. Tatayo lang siya dyan sa harapan ng tindahan at magkakandarapan agad ang mga babae sa kanya. Suwestiyon ni Leia. Humalukip-kip si Leia. Baka imbes na mga isda ay si Pogi pang bibilin nila. Ani Colleen. Humagalpak ng tawa si Leia at siniko si Colleen. Bakit? Nagsiselos ka ba? Ayaw mong maagaw ng iba si Pogi? Pang-aasar ni Leia. Loko ka. Hindi sa ganun, no? Depensa ni Colleen. Ginawa ni Jacob ang sinabi ni Leia. Tumayo lang si Jacob sa harapan ng pwesto ni na Colleen at marami na agad ang nagsilapitan sa kanya. Marami rin napapabili ng isda. Yung iba ay dinadamihan para lang magpapansin kay Jacob. Napansin ni Mara ang kumpulan ng mga tao kaya lumapit siya sa pwesto ni Colleen. Napangisi si Mara noong nakita niya ulit si Jacob. Pogi, alit nga naman ang mundo. Pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. Maarteng sinabi ni Mara at bigla na lang niyang niyakap si Jacob. Apple naman tong si Mara. May payakap-yakap ang nalalaman. Feeling close kay Pogi. Bulong ni Leia kay Colleen. Parang pinagsukloba ng langit at lupa si Colleen nang makita niyang yakap-yakap ni Mara si Jacob. Hindi niya maiwasang magselos kahit na wala naman sirang relasyon ni Jacob. I'm sorry, Miss Bar. Do I know you? Takang tanong ni Jacob at marahang tinulak si Mara palayo sa kanya. Hindi mo ba ako naalala? Ako si Mara. Nag-meet na tayo before. Ako ang pinakamaganda dito sa lugar namin kaya imposibleng hindi mo ko natatandaan. Pagmamayabang ni Mara. Si Colleen lang ang pinakamaganda para sa akin. Kaya wala na akong pakasa ibang babae. Seryosong sinabi ni Jacob at nagawa pa nitong kindatan si Colleen. Napatili si Leia at halos mangisay na sa sobrang kilig. Yee! Sana all na lang talaga, Colleen! Grabe naman pa namang pakiligtong si Pogi! Sinabi niya lang yan kasi ang alam ni Mara ay boyfriend ko si Pogi. Gusto lang naming inisin si Mara. Paliwanag ni Colleen
at nagpigil ng kilig. Pero bakit parang may gusto si Pogi sa'yo? Parang totoo na yung mga sinabi niyo? Giit ni Leia. Inirapan ni Mara si Colleen. Inirapan din ito ni Colleen pabalik. Kung ako sa'yo, ay hiwalayan mo na yung si Colleen. Alam mo ba na aswang ang tawag namin sa kanya noon? Mukha kasi siyang aswang. In other word, pangit. Pagmamalbita ni Mara. Hoy Mara! Gusto mong lagyan ko ng isang kilong tilapia yung bunganga mo? Maganda kaya si Colleen? Magandang mukha niya at pati na rin ang kalooban niya. Samantalang ikaw, maganda lang yung mukha mo pero sinusunog na sa impyerno yung ugali mo. Asik ni Leia, ipinagtatanggol nito si Colleen. Malamang, ipagtatanggol mo si Colleen kasi pareho kayong pangit. Sagot ni Mara. Sasagot pa sana si Leia, pero inawat na siya ni Colleen. Huwag mo na siyang patulan. Alam mo naman natin na ugali ng babaeng yan. Hindi yan magpapatalo at may i-stress ka lang sa kanya. Awat ni Colleen. Kumalma naman si Leia. Hindi mo dapat sinasabihin ang pangit ng kapwa mo. At sa totoo lang, napakaganda ni Colleen. Para siyang anghel. Maganda at may busilak na puso. Sabat ni Jacob. Natameme si Mara. Natawa naman si Leia habang seryoso namang nakatitig si Colleen kay Jacob. Hindi naman malabo yung mga mata mo pero bakit hindi mo nakikita kung gaano kapangit si Colleen? Irap ni Mara at padabog na naglakad paalis. Walang yata talaga yung babaeng yun. Sobrang dami nang nangyayari sa mundo pero may oras pa talaga siyang mabuisit sa atin. Ani Leia, wag mo na lang siyang pansinin. Sabi ni Colleen. Ewan ko sa'yo Colleen, masyado kang mabait. Kung ako yun baka kanina ko pa nasa pakabunganga ng babaeng yun. Naiiling na sabi ni Leia na pabuntong hininga si Colleen. Ayoko lang ng gulo at kung papatulan ko si Mara ay mas lalo lang yung magpapapansin sa akin. Mas mabuti na tratuhin ko siyang parang hangin. Nasa paligid lang pero hindi ko siya nakikita. Ani Colleen. Grabe si Pogi oh. Wala pang isang oras pero paubos na ang mga benta natin. May dalang swerte talaga si Pogi. Puna ni Leia. Nakangiti naman silang nilingon ni Jacob. Wala naman akong ginawa masyado. Tumayo lang naman ako dito. Tawa ni Jacob. Anong wala? Eh ang laki kaya nang naitulong mo sa amin. Ang dami mong nakakit na customer. Giit ni Colleen. Nahihiya namang napakamot si Jacob sa batok niya. Pagkatapos sa palengke ay umuwi na rin agad sila. Sa sobrang pagod ay nakatulog na si Colleen. Kuya Pogi, nasan po si ate? Tanong ni Cora pagka-uwi nito galing sa school. Natutulog sa kwarto niyo. Napagod sa palengke. Marami kasing customer. Tugon ni Jacob. Kuya, perfect nga pala ako sa exam namin. Tinandaan ko lahat ng tinuro mo sa akin. Bilib na bilib tuloy si teacher sa akin. Pagmamayabang ni Cora. Mabuti naman. Matutuwa ang ate mo niyan. Proud na sinabi ni Jacob. Yun naman po talaga ang gusto kong mangyari eh. Gusto ko maging proud si ate sa akin. Kaya rin ginagalingan ko palagi sa school at saka pati rin maipakita ko sa kanya na hindi nasasayag lahat ng paghihirap niya. Para lang mapag-aral kami ni Cassie. Litanya ni Cora. Natutuwang tinakip ni Jacob ang ulo ni Cora at Cassie. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit mahal na mahal kayo ni Colleen. Saan ni Jacob? Mahal na mahal rin po namin si ate. Sagot ni Cassie. Sa bawat oras, araw at buwan na lumilipas ay mas lalong napapalapit sina Colleen at Jacob sa isa't isa. Unti-unti na rin nahuhulog ang loob nila sa bawat isa ngunit pareho nila itong nililihim. Birthday ni Colleen kaya naman napagpasyahan nilang mag-picnic sa ilog. Nagdala sila ng mga pagkain at sapin para sa lupa. Maliligo na kami ate! Paalam ni Cora tumalo na sa tubig. Sumunod naman si Cassie sa kanya. Nakangiti silang pinanood ni Colleen. Bantay mo si Cassie, Cora! Bili ni Colleen. Opo ate! Tugon naman ni Cora. Iniayos ni Colleen ang mga pagkain. Biglang lumapit si Jacob sa kanya. Walang imig na inilapag ni Jacob ang isang maliit na box sa harapan ni Colleen. Ano yan? Takang tanong ni Colleen. Birthday mo. Kaya regalo ko yan sa'yo. Gumastos ka pa para sa akin. Hindi ka na sana nag-abala at saka hindi kasi uso sa amin yung mga natatanggap na regalo tuwing birthday pero salamat dito. Hindi ko tatanggihan ito kasi pinag-effortan mo to. Sabi ni Colleen. Sana magustuhan mo yan. Pinag-ipunan ko yan. Ani Jacob. Binuksan ni Colleen ang box at bumungad sa kanyang isang bracelet. Ang ganda naman ito. Ani Colleen. Ipinakita ni Jacob ang palapulsuhan niya at may suot rin siyang bracelet na nahahawig ang disenyo sa bracelet na suot-suot ni Colleen. Pareho tayo? Natutuwang tanong ni Colleen. Ayos lang ba?
Oo naman, oh. Happy birthday, Colleen. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Saan ni Jacob? Pinamulahan ng pisngi si Colleen. Kapag bumalik na ang alaala mo, iiwan mo na kami. Kailangan mo nang bumalik sa dati mong buhay at sa totoo mong pamilya. Malungkot na sinabi ni Colleen. Sa totoo lang, ayoko na umalis pa dito. Masaya na ako dito eh. Nasanay na ako nakasama ka. Ngayon yung mga kapatid mo. Kahit pag gustuhin mong manatili ay kailangan mo pa rin umalis at balikan ng pamilya mo, Pogi. Ani Colleen, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jacob. Kung ikaw ang papipiliin, gusto mo bang manatili pa ako dito? Oo naman, pero ayokong ipagdamot ka sa pamilya mo. Sagot ni Colleen at napaiwas ng tingin. Bumilis ang tibok ng puso ni Colleen nang biglang hawakan ni Jacob ang kamay niya. Gusto kita, Colleen. Biglang pag-amin ni Jacob. Hindi alam ni Jacob kung bakit niya ito sinabi ngunit ang tanging naiisip niya ay mababaliw siya kapag hindi niya ito nasabi kay Colleen. Gusto rin kita, Pogi, kaso hindi pwede kasi paano kung may girlfriend ka na pala? Ayoko makasira ng relasyon. At baka kaya mo lang ako gusto ay dahil ako ang madalas mong nakakasama. Kapag bumalik na ang alaala mo ay makakalimutan mo na rin na nagustuhan mo ako. Friendzone na agad ako. Pabirong sinabi ni Jacob. Sorry, napayo ko si Colleen. Don't be sorry. Valid naman ang rason mo at nire-respeto ko ang desisyon mo. Hindi ka pwedeng ipagpilitan sa iyo ang sarili ko. Matama ka nga. Baka may girlfriend ako sa lugar na pinanggalingan ko. Puno ng pag-iintinding sinabi ni Jacob. Araw ngayon ng Sabado. Habang nagluluto si Colleen ay biglang sumigaw si Cora at natataranta itong pumasok sa loob ng bahay para tawagin si Colleen. Ate! Sigaw ni Cora. Bakit ka sumisigaw? May nangyari ba? Bakit hingal na hingal ka? Nag-aalala ang tanong ni Colleen. Si Kuya Pogi po nahimatay! Balita ni Cora. Ano? Bakit? Tanong ni Colleen na tumakbo palabas ng bahay. Naabutan niya si Jacob na nakahiga na sa lupa at nasa gilid niya ang umiiyak na si Cassie. Sinubukang gisingin ni Cassie si Jacob. Kahit nabibigatan ay pinagtulungan ng magkakapatid na maipasok sa loob ng bahay si Jacob. Inihiga nila ito sa kama. Marahang hinawakan ni Colleen ang kamay ni Jacob sa kabinalingan si Cora. Ano ba nangyari kay Pogi? Bakit siya nawala ng malay? Usisa ni Colleen. Hindi ko rin alam ate. Pero kanina habang nakikipaglaro siya sa amin ay bigla siya tumigil sa pagtakbo at sinabi niya sa amin na sumasakit ang ulo niya. Magiging okay ba si Kuya Pogi ate? Pagkikwento niya sa nangyari. Magiging okay rin siya. Dapat maging okay siya, Cora. Posidibong sambit ni Colleen. Bakit kaya sumasakit ang ulo niya, ate? Ngayon na ulit nangyari yan. May connection ba ito sa pagkabagok ng ulo niya? Hindi na ba natin siya dadalhin sa ospital, ate? Ani Cora. Wala tayong sapat na pera, Cora. Gustuhin ko man siyang dalhin ay hindi ko magagawa yun. Habang hindi pa bumabalik ang malay ni Jacob ay patuloy lang siyang binabantayan ni Colleen. Laking tuwa ni Colleen nang biglang gumalaw si Jacob at nagmulat ng mga mata. Niyakap siya ni Colleen dahil sa sobrang tuwa. Masaya ako, nagising ka na, Pogi! Nagagalak na sinabi ni Colleen. Ano nangyari? Tanong ni Jacob habang hinihimas ang noon niya. Nawalan ka ng malay kanina umaga. Halos 10 oras ka nang hindi nagising. Tugon ni Colleen. Kumunot ang noo ni Colleen nang mapansing mukhang malalim ang iniisip ni Jacob. Pogi, may problema ka ba? Tanong ni Colleen. Hindi umimik si Jacob at tinitigan lang nito si Colleen. Ayos ka lang ba? Masakit pa rin ba ang ulo mo? Sunod-sunod na tanong ni Colleen. Tumikim si Jacob. Bumalik na ang alaala ko. Naalala ko na lahat. Ang pangalan ko at pinagmulan ko. Pag-amin ni Jacob. Talaga? Magandang balita yan, pero bakit parang hindi ka ata masaya? Jacob ang totoo kong pangalan. Anak ako ni Ramon Yuchenko, isang business tycoon. Natatandaan ko na rin na may girlfriend ako, Colleen. Girlfriend? Napalunok si Colleen, parang may bumara sa kaniyang lalamunan. Rita ang pangalan niya. At kaya ako napadpad dito sa lugar ninyo ay dahil bala kong takasan ang responsibilidad ko. Dagdag ni Jacob. Anong responsibilidad? Naguguluhang tanong ni Colleen. Magpakaama sa anak namin ni Rita. Nabuntis ko siya at sobra akong natakot na baka malaman yun ni Daddy. Sinabi ko kay Rita na ilihim mo na namin kay Daddy ang aming relasyon. At lalo na ang anak namin na pinagbubuntis niya ngayon. Litanya ni Jacob.
Napaluha si Colleen sa nalaman niya. Hindi siya makapaniwalang napamahal siya sa lalaking may girlfriend na at may anak pa. Hindi niya sinasadya, ngunit pakiramdam niya ay nakagawa siya ng mabigat na kasalanan. Binala kong takasan si Rita. Pero napag-isipan ko na umuwi na lang at panagutan siya. Kaso habang pauwi na ako ay biglang umulan ng malakas. At dumulas ang kalsada. Nawalan rin ng kontrol ang manibela ko kaya tumilapon sa bangin. Pagkikwento ni Jacob sa kung paano siya na aksidente. Bakit matatakasan ng responsibilidad mo? Hindi mo ba siya mahal? Tanong ni Colleen. I love her. Pero hindi pa ako handa magpakama. At wala akong alam sa pagpapalaki ng anak. Takot rin ako sa daddy ko at natatakot ako natanggalan niya ako ng mana. Kung sakaling malaman niyang mas inuna ko makipagrelasyon at nabuntis ko ito. Paliwanag ni Jacob. Ano nang gagawin mo ngayon? Uwi ka na ba sa mag-ina mo? Tumango si Jacob. Kailangan ko kausapin si Rita. At gusto ko makita ang anak namin. Isang taon na ako nawawala kaya 3 years old na ngayon ang anak ko. Sabi ni Jacob. Naubusan ang sasabihin si Colleen. Kuya po, gigising ka na! Ani Cassie at nakipag-unahan kay Cora sa pagyakap kay Jacob. Kinabahan kami sa'yo kanina kuya. Akala namin na paano ka na. Naiyak na sinabi ni Cora. Ayos na siya tsaka bumalik na yung alaala niya. Sabat ni Colleen. Nagpalakpakan ang mga bata. Congrats kuya! Naalala mo na po ba kung ano ang tunay mong pangalan? Tanong ni Cora. Oo, at Jacob ang tunay kong pangalan. Ani Jacob. Kung naalala mo ng lahat ay ibig sabihin ba nito iiwan mo na kami? Kuya Pogi, Kuya Jacob? Nakaramdam ng lungkot si Cora. Si Cassie naman ay umiiyak. Kaya niyakap siya ni Colleen para mapatahan. Kailangan kong umalis pero pangako. Ipinapangako ko sa inyo na hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Babalik ako dito. Babalikan ko kayo kasi pamilya ko na rin kayo. Sabi ni Jacob. Kinabukasan maaga pa lang ay naganda na si Jacob para sa pag-alis niya. Nag-iiyakan ulit ang mga kapatid ni Colleen dahil mamimiss nilang kabanding si Jacob. Para kasi silang nagkaroon ng isa pang kapatid noong dumating si Jacob. Nagkatinginan sila Jacob at Colleen. Tipid na umiti ito. Pilit nitong pinipigilan ng kaniyang sarili na mapaluha sa pag-alis ni Jacob. Naglakad si Jacob papalapit kay Colleen. Kailangan ko na umalis. Mag-ingat ka dito. Bili ni Jacob. Sila ata ang dapat mag-ingat sa akin. Pabirong sinabi ni Colleen. Para lang pag-aanin ang malungkot na atmosfera. Napasinghap si Colleen nang bigla siyang yakapin ni Jacob ng mahigpit. Kapag naayos ko ng lahat, ibabalik ka kita Colleen. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Bulong ni Jacob. Mas lalong isinubsob ni Colleen ang mukha niya sa dibdib ni Jacob at tuluyan na siyang umiyak. Masakit para sa kanya ang pag-alis ni Jacob. Matagal din silang nagsama sa iisang bubong at nagkapalagaya ng loob. Dumiretso si Jacob sa mansyon nila. Hinimatay ang mami niya noong nakita siya nito. Gulat naman ang daddy niyang si Roman. Jacob, buhay ka pa? Laglag pa nga na itinanong ni Roman. Nilapitan ni Jacob ang daddy niya at tinanguan. Isang taon ka nang nawawala. Saan ka ba nagaling? Buong akala namin eh, wala ka na. Ani Roman. Nakaksidente ako dad at nawala ng alaala. May pamilyang tumulong sa akin. Kaya rin ako ngayon lang ako nakabalik ay dahil ngayon palang bumalik ang alaala ko. Paliwanag ni Jacob. Nagulat si Jacob nang yakapin siya ng kaniyang daddy. Hindi close si Jacob at sa ama niya. At ito pala ang unang beses na niyakap siya nito. Masarap pala sa pakiramdam ang mayakap ng isang ama at masaya si Jacob na kahit papaano ay may pakialam pa rin sa kanya si Roman. Masaya ako nakauwi ka na. Pero nasaan ka na naaksidente at paano ko napunta dun? Tanong ni Roman. May gusto akong takasan, Dad. Takasan? Anong takasan? May nagawa ka bang krimen? Sunod-sunod na tanong ni Roman. Hindi po krimen. May girlfriend po ako at nabuntis ko po siya. Hindi po ako ready maging ama at natatakot ako sa'yo. Ani Jacob, malalim na napaisip si Roman. May girlfriend ka pala at may apo na pala ako. Masayang tanong ni Roman. Nagtaka si Jacob sa reaksyon ng daddy niya. Hindi ka galit sa akin? Tanong ni Jacob. Kaagad na umiling si Roman. Matagal ka nawala anak. At magmula nung nawala ka ay palagi kong iniisip kung gaano ako kasamang ama sa'yo. Konting pagkakamali mo lang ay napapagalitan at nasasaktan na agad kita. Parang kang isang ibon na pilit kong kinukulong noon at sa hawla. Kaya ngayon ay gusto kong palayaan ka. Hayaan ka sa gusto mo.
Ang importante sa akin ngayon ay nakabalik ka na. Buhay ka at may apo na ako. Magiging mabait na lolo ako sa anak mo. Mahabang sinabi ni Roman. Salamat, Dad. Muling niyakap ni Jacob ang daddy niya. Pagkatapos sa parents niya ay sumunod siyang pununtahan ni Jacob ang kondo ni Rita. Mabuti na lang at hindi pa pala nakakalipat si Rita. Pinindot ni Jacob ang doorbell. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang isang lalaki. Kumunot ang noo ni Jacob. Sorry, akala ko dito nakatira si Rita. Ani Jacob? Dito nga siya nakatira. Bakit? Sagot ng lalaki. Pwede ko ba siya makausap? Nandiyan ba siya? Tanong ni Jacob. Kagad namang tinawag ng lalaki si Rita. Nabitawan ni Rita ang hawak niyang blower at nalaki ang mga matang na patitig kay Jacob. Namumutla rin ito na parabang nakakita siya ng isang multo. Jacob? Ikaw ba talaga yan? You're still alive? Windang na tanong ni Rita. Pwede ba kita makausap? Saad ni Jacob. Stan, pwede mo ba kaming iwanan muna? Samama na lang muna si Jared sa kwarto. Sabi ni Rita. Tumango naman ang lalaki na Stan pala ang pangalan. Nilakihan ni Rita ang pagkabukas ng pinto. Pumasok ka muna, Jacob. Paanyaya ni Rita. Umupo sila sa sofa. Huminga ng malalim si Jacob at seryosong nakatingin kay Rita. Akala lahat ng nakakakilala sa iyo ay patay ka na. Isang taon kang nawala at walang nakakaalam kung saan ka napunta. Ani Rita. Nagkaroon ako ng amnesia at napadpad ako sa isang isla. Ngayon pa na bumalik ang alaala ko at kagad kitang pinuntahan. Paliwanag ni Jacob. Amnesia? He lost your memories? But how? Gulat na tanong ni Rita. Tinanguan siya ni Jacob saka ikinuwento ni Jacob ang mga nangyari. Pasensya ka na sa mga nangyari noon, Rita. Sobrang naduwag ako. Hindi kita napanagutan. Sinserong sinabi ni Jacob. Kung hindi ka nag-amnesia at kung maibabalik mo ang panahon, babaguhin mo ba ang desisyon mo, Jacob? Pananagutan mo na ba ako? Tanong ni Rita. Oo, Rita. Alam mo, bago ako makaksidente ay nagbago na ang pasya ko nun. Babalik ka na sana kita nun. Ani Jacob. Buong akala ko ay wala ka nang pakisami ng anak mo. I was so devastated at that time. Kasi wala ka sa tabi ko. Nag-away rin kami ng magulang ko at itinakwil nila ako. Nahirapan ako pero hindi ako sumuko. Mag-isa kong inaligaan ang anak natin. Pagkikwento ni Rita. Sino nga pala yung lalaki kanina? Usisa ni Jacob. Napalunok si Rita. Boyfriend ko si Stan. Hindi ako nag-cheat sa'yo, trust me. Akala ko kasi patay ka na at saka napamahal na sa'kin si Stan. At tanggap niya ako kahit na may anak na ako. Ani Rita. Hindi ako galit sa'yo. Kasi hindi mo naman kontrolado ang puso mo. At saka may nakilala rin akong babae sa isla. Ani Jacob, napangisi si Rita. You fell in love with her? May halong pang-aasar sa tono ng boses ni Rita. Namumulang tumango si Jacob. Hindi rin ako magagalit sa'yo, Jacob. Sa tingin ko rin hindi yun cheating kasi hindi mo naman natatandaan na may naiwan kang girlfriend dito. Sabi ni Rita at tinapig ang balikat ni Jacob. Sana lang kaya mo nang ipaglaban yung pagmamahal mo. Dagdag ni Rita kaya napangiti si Jacob. Nasaan nga pala yung anak natin? Pwede ko ba siyang makita? Pag-iiba ni Jacob sa usapan. Nasa kwarto siya. Natutulog pero pwede mo rin siyang silipin doon. Lalaki nga pala yung anak natin at Jared ang ipinangalan ko sa kanya. Para pareho kayo, Jay. Saan ni Rita at sinamahan si Jacob papunta sa kwarto. Napalingon sa kanila si Stan. Nakipagkamay si Jacob kay Stan at nagpasalamat sa pag-alaga nito kay Jared at Rita. Halos lahat ng facial feature ay namana niya sa'yo, Jacob. Pilikmata lang ata ang namana sa akin ni Baby Jared. Nguso ni Rita. Ang cute niya. Komento ni Jacob at marahang hinawakan ang kamay ng bata. Bibitawan na sana ni Jacob ang kamay ng sanggol, kaso biglang hinawakan ng sanggol ang isa niyang daliri na parabang ayaw na siyang pakawalan nito. Grabe, mukhang paborito ka na agad ni Baby Jared. Tawa ni Rita. Future daddy's boy pala to. Hirit ni Jacob. Feeling ko rin kasi kahit kay Stan ay ganyan rin siya. Mas gusto pa niyang kasama si Stan kesa sa akin. Ngiti ni Rita. Bumawi si Jacob sa anak niya. Palagi niya itong dinadalaw at minsan naman ay hinihiram niya ito kay Rita at inuuwi niya sa mansyon kasi aliw na aliw ang mami at daddy niya sa sanggol. Sa akin lahat ang nagmana itong apo ko. Pareho kami gwapo. Sabi ni Roman habang karga-karga si Baby Jared sa kaniyang bisig. Sa akin yan din nagmana. Ako tatay. Natatawang depensa ni Jacob.
Hindi pa rin ako makapaniwala ng lolo na ako. Ang sarap pala sa pakaramdam. Naluluhang sambit ni Roman. Kanina mo pa buhat-buhat yan, sinusolo mo na ang apo natin. Sabat ng mami ni Jacob. Nagtawanan sina Jacob at Roman. Anong balak mo sa inunong anak mo? Kailan mo ba siya pakakasalan? Ako na ang bahala sa gastos. Alok ni Roman. Wala sa plano kung pakasalan siya, Dad. Sagot ni Jacob. Bakit naman? Naguguluhang tanong ni Roman. Wala na po kaming nararamdaman para sa isa't isa. At may iba na kaming minamahal. May bagong boyfriend na po si Rita at may iba na akong mahal. Nakatira siya sa isla. Nung bumalik ako dito ay naiwan ko sa isla ang puso ko. Pag-explain ni Jacob. Magandang mabigyan ninyo ng buong pamilya si Baby Jared pero kung yan ang desisyon nyo ay re-respetuin ko. Basta maganda ang pakikitungo nyo ni Rita sa bawat isa ay mapapalaki ninyo ng maayos si Baby Jared. Payo ni Roman. Sino naman yung babae na iibigan mo sa isla? Kailan namin siya makikilala? Tanong ng mami ni Jacob. Ngumiti lang si Jacob. Gabi na at hindi pa rin makatulog si Colleen. Isang buwan na nakaraan, magmula na umalis si Jacob. Nasasabik na siyang makita ulit ito. Ate, kailan babalik si Kuya Pogi? Namimiss ko na ang pagtulong niya na pagtapos namin ng assignments namin, ani Cora. Hindi niya sinabi pero nangako siyang babalikan niya tayo. Pagkibit-balikat ni Colleen. Paano kung hindi na siya bumalik, ate? Tanong ni Cora. Choice na naman kung babalik siya o hindi pero sana to pa rin niya ang pangako niya. Sana balikan niya tayo. Namimiss ko na siya. Sagot ni Colleen. May gusto ka ba kay Kuya Pogi, ate Colleen? Usisa ni Cora. Tumango si Colleen. Pero dapat ko nang itigil ang nararamdaman ko para sa kanya kasi hindi naman kami pwede. Tugon ni Colleen. Bakit naman hindi pwede, ate? Kuryos ang tanong ni Cora. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Para lang yun sa matatanda. Sana pag-iising ko bukas ay kasama na ulit natin si Kuya Jacob. Saad ni Cora. Alas 6 pa lang ng umaga ay nagising na si Colleen dahil sa hagik-gika ng mga kapatid niya. Lumabas siya ng kwarto para tingnan ang mga ito. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata para siguraduhin tama ang nakikita niya. Yakap-yakap kasi ng mga kapatid niya si Jacob. Panaginip pa to? Sa sobrang pag-iisip ko sa kanya ay napapanaginipan ko na siya. Bulong ni Colleen sa sarili niya. Sinampal rin niya ang kanyang sarili para i-check kung nananaginip ba siya. Ate, bakit mo sinasampal ang sarili mo? Natatawang tanong ni Cora. Gusto ko lang siguraduhin kung tama ba ang nakikita ko. Si Pogi ba talaga yan? Hindi makapaniwala sinabi ni Colleen. Magkasabay na tumango ang dalawang bata. Hindi ka namamalik mata ate. Nandito po talaga si Kuya Pogi. Bumalik na siya. Ani Cora. Nilapitan ni Jacob si Colleen. Bakit? Mahirap magpaniwalaan na binalikan ko na kayo? Nakangising tanong ni Jacob. Kinapani Colleen ang mukha ni Jacob. Totoo nga. Aniyat niyakap si Jacob ng napakahigpit. Natuwa naman si Jacob sa naging reaksyon ni Colleen. Nangako ko sa'yo na babalikan kita, hindi ba? Ani Jacob. Biglang lumuhod si Jacob sa harapan ni Colleen. Mahal kita, Colleen. At ikaw ang babae na is kung makasama habang buhay. Sana hayaan mo akong mahalin ka. Will you marry me? Alok ni Jacob. Teka, will you marry me agad? Nalaglag ang panga ni Colleen. Ayaw mo ba? Malungkot na tanong ni Jacob. Paano girlfriend mo? Paano anak mo? Tanong ni Colleen. Hindi ako nagpo-propose sa'yo ngayon kung may girlfriend pa ako. Naayos ka ng buhay ko sa Maynila. Nagkaayos na rin kami ni Rita. At may bagong boyfriend na siya. Wala na rin kaming nararamdaman para sa isa't isa. Ikaw na ang mahal ko ngayon, Colleen. At kung papayag ka ay gusto kitang maging asawa. At nais ko rin pakilala sa iyong anak ko. Paniwanag ni Jacob. Mag-yes ka na ate. Ang gwapo ni Kuya Pogi oh. Pangihikayat ni Cora. Suportado ng mga kapatid ni Colleen si Jacob. Si Jacob kasi ang gusto nilang makatuluyan ng ate nila. Di mo naman sinabi na magpo-propose ka sa akin ngayon eh. Di sana nakapagpagandaman lang ako. Sabi ni Colleen. Di mo na kailangan magpaganda kasi sobrang ganda mo na sa paningin ko. Hirit ni Jacob. Bulero ka talaga. Irap ni Colleen. Ngunit kinilig rin naman ang sa sinabi ni Jacob. Will you marry me? Tanong ulit ni Jacob at inilahad ang sing-sing. Oo Jacob, pakakasalan kita. At mahal na mahal din kita. Tugon ni Colleen. Naghiyawan ang mga bata. Isunuot na ni Jacob ang sing-sing sa daliri ni Colleen. Tumayo si Jacob at hinalikan sa noo si Colleen. Salamat Colleen. Bulong ni Jacob at niyakap ulit si Colleen.
Binabalansin ni Jacob ang oras niya bilang isang ama kay baby Jared at fiancé kay Colleen. May trabaho rin sa Maynila si Jacob kaya naman pabalik-balik siya doon. Binibisita niya si Colleen tuwing may oras siya. Binigyan niya ng cellphone si Colleen kaya natatawagan nila ang isa't isa. Isinama ni Jacob si Colleen at ang mga kapatid nito sa Maynila kasi gusto nilang makilala ang magulang ni Jacob. Namangha si Colleen nung nakita niya ang mansyon ng pamilya ni Jacob. Dito ka nakatira? Tanong ni Colleen. Tumango si Jacob at hinawakan ang kamay ni Colleen. Ang ganda naman dito kuya. Parang castle na tirahan ng mga prinsesa at prinsipe. Ah, palang araw ibibili na ako ng ganyang bahay. Komento ni Cora. Ang yaman-yaman mo pala tapos ginawa lang kitang utusan nun sa palengke. Kamot-ulong sinabi ni Colleen. Natawa naman si Jacob. Kung ikaw lang naman ang amo ko ay buong buhay kitang pagsisilbihan. Banat ni Jacob. Ang landi mo. Naririnig ka ng mga kapatid ko. Saway ni Colleen. Pumasok na sila sa loob ng mansyon. Sinalubong naman sila ng parents ni Jacob. Present din si Rita na karga-karga si Baby Jared at ang boyfriend nitong si Stan. Sino yung babaeng yun? Tanong ni Colleen kay Jacob. Siya si Rita, ang nanay ng anak ko. Sagot kaagad ni Jacob. Ang ganda naman niya. Para siyang isang diyosa. Puri ni Colleen. Ikaw rin naman eh. Napakaganda mo rin. Ani Jacob kaya napanguso si Colleen at nagpipigil ng ngiti. Naging maayos naman ang una nilang pagkikita. Naging malapit din si Colleen sa mga magulang ni Jacob at mukhang magiging best friend pa silang dalawa ni Rita kasi nag-click agad sila. Tuwang-tuwa naman ang parents ni Jacob, kina Cora at Cassie. Sa sobrang tuwa ng mga ito ay inalok nila ng scholarship ang mga kapatid ni Colleen at inaya rin nilang tumira na sa mansyon ang pamilya ni Colleen. Lumipat sina Colleen sa Maynila at nanirahan sa mansyon para na rin madala silang nakita ni Jacob. At saka, naisip niya na mas magkakaroon ng magandang kinabukasan ng mga kapatid niya lalo na at pag-aaralan nito ng mga magulang ni Jacob. Hindi nagtagal ang ikinasal na rin sina Colleen at Jacob. Lumipat na rin sila ng bahay na pinagawa ni Jacob. Sina Cassie at Cora naman ay nagpaiwan sa mansyon dahil para ng mga magulang ang turing nila kina Roman at sa asawa nito. Mabuti kasi ang pakikitungo nito sa kanila. Isang buwan pagkatapos ng kasal nila ay nalaman nilang buntis si Colleen. Congrats Colleen! Mami ka na rin. Kung may mga tanong ka tungkol sa pagbubuntis ay tawagan mo lang ako. Sabi ni Rita, naging malapit kasi silang magkaibigan ni Colleen. Niyakap ni Colleen si Rita. Salamat Rita! Ani Colleen. Nasaan nga pala si Jacob? Tanong ni Rita. Bumili ng mga gamit ng baby namin. Huh? Masyado yatang excited si Jacob ah. Hindi pa naman lalabas ang anak nyo. Natatawang sinabi ni Rita. Natawa na rin si Colleen.